sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang pinahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag dito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan sa pitong simbahan sa Asya, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Epeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis na maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawing mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinamang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang lagi magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot lagi namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat.
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi, ang lahat po'y magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Katatapos lamang po ng bagyo, salamat sa Diyos sa magandang panahon na ipinagkaloob niya sa ating lahat. Tapos na ang bagyo, pero yung ginawang yung dulot ng bagyo na pagkasira sa mga tahanan, sa kabuhayan, ay mananatili. Baka siguro ay matagal pa ito bago ulit maayos. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus, naway magkusa tayong tumulong sa ating mga kababayan na ngayon ay nakalaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang mata ay makapangyarihang sense, no? Ito ay maaring maging pamamaraan natin para mabuhay, no? Mahirap mamuhay sa kadiliman, mahirap mamuhay kapag walang paningin. Kaya ang mata ay maaari nating sabihin na ito ay makapangyarihan. Kung paano makapangyarihan ang ating mga mata, ito rin yung ating usual na ginagamit sa paghuhusga, no? Kaya ngayong kasabihan, mahilig mang mata. Ibig sabihin, mahilig mang husga. Hindi man mamumutawi sa ating bibig ang ating nakita, pero na, pag nakita natin yung isang bagay, kung ano-ano na yung ating iniisip, ganoon makapangyarihan ang mata. Kaya isipin po ninyo yung mga kapansanan na walang paningin. Ano kaya ang pakiramdam ng walang paningin? At lahat ng bulag, gustong makakita, gustong masilayan ang mundong ito. At tayong lahat din ay nagnanais na makita ang ganda ng mundong ito. Paano pa kaya yung mga ipinanganak na bulag?
papaano pa kaya yung mga walang paningin? Sa ating ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Sa ating paglagi rito sa pambansang Dambana ni Padre Pio, iyon lagi yung ating hiling na tayo ay pagalingin. Sapagkat hindi kaya ng siyensya lamang, ng teknolohiya lamang, na pagalingin lamang ating mga sakit, ang ating mga karamdaman. Lagi na rin itong sinasamahan ng pananalig, ng pananampalataya, ng debosyon. Ganun tayong mga Pilipino, ganun tayong mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang tayong titiwala sa mga doktor, sa siyensya o sa teknolohiya. Para sa atin, gumagaling tayo dahil sa ating pananampalataya, sa ating pananalig, sa ating pagdedebosyon. Hindi lamang kay Santo Padre Pio, lalo't higit sa ating Panginoon, sa ating araw-araw o linggo-linggong pagdalo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Pinagagaling tayo ng Panginoon at iyon yung gusto at nais ni Jesus para sa ating lahat. Pagalingin tayo, maging magaling tayo. Hindi iniisip ng Diyos o wala sa isip ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ibig lagi niya, tayo ay gumaling, tayo ay makakita. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, ano yung mga bagay na pinipilit nating ipikit ang ating mga mata para hindi tayo makakita. Pagminsan ho kasi, pinipili lamang natin yung gusto nating makita. Pinipili lamang natin yung gustong makita ng ating mga mata. Pinipili lamang natin dahil sasabihin natin, ayaw natin ang gulo, ayaw natin ang away. Pag hindi na makakita ang mata, ang susunod, hindi na makapagsalita. Kahit hindi naman tayo pipi. Pipiliin lamang natin yung ating sasabihin. Pipiliin lamang natin yung gusto nating makita. Kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang pumikit. Kaya dapat, pag nilayan natin ito mga kapatid, kasi ho, kasalanan din, yung nakikita mo na, pero wala tayong ginagawa. Kasalanan din ho iyon. Yung bang wala tayong pakialam, nakikita na natin na may mali, pero ayaw natin magsalita. Nakikita natin na may pagkukulang na, ayaw pa nating punan. Dumalangin tayo sa pamamagitan ng pagdiriwang ng misang ito na imulat ng Diyos ang ating mga mata, imulat ng Diyos ang ating puso at kalooban para makita natin ang lahat ng bagay, para meron tayong magawa, para magkaroon tayo ng silbi. Lalo-lalo na ho ngayon na marami sa ating mga kababayan ang maraming naapektuhan ng bagyo. Imulat natin ang ating mga mata, ikilos natin ang ating mga kamay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po'y magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming pakinabangan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mo. Siyang nagmulat sa bulag, sa pilayan nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kabiyak ng kaniyang puso.
kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yes. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginagawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw dito sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga namayapang mga mahal sa buhay, may mga available pong rose candles sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw.
Ika-apat, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita dito sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre, magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para naman sa Angelus at Rosary tuwing ikalabing dalawa ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ikatlo ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikalima, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa, inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yunting and the Drivers Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong ticket at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-anim, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Capillo merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo makakatulong na. Ikapito, simula ngayong araw, Lunes, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arc entrance ang mga tao at sasakyan upang simula ng rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin muna ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng magpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Para po sa mga nagnanais maghandog ng bulaklak kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio.